Magandang araw mga tol, Manny Pacquiao at si DKU muling nagkita. Makikita po natin sa Facebook page ni DKU. Nagpost ng picture kasama si Pambansang Kamao. Nagpost din siya noong February 16 kasama si Pacman. Dito gumawa sila ng video kung saan pinapakita ni DKU ang special skill kung gaano siya kabilis. May caption nga po ito na "Who is faster with Manny Pacquiao?" Kaya sinubukan din ni Pacman ang ginawa ni DKU. Mukhang mabilis tignan mga tol pero sigurado hindi effective sa laban. Parang kinikiliti mo lang ang tinatamaan. Yes. Sa ibang balita naman, Antonio Margarito umamin sa isang interview. Tinanong si Margarito kung naniniwala ba siya na gumagamit si Pacman ng bawal na gamot. Sinabi ni Margarito mga tol, hindi siya naniniwala na may gamot si Pacman. Kapag pinanganak ka daw na malakas, dadalhin mo na yan hanggang pagtanda. Si Manny Pacquiao lang daw ang nag-iisang boksingero na bumasag sa mukha niya. Hindi daw pumayag si Margarito na isurrender ang laban niyo noon dahil naniniwala sa isang suntok pwede mabago ang buong laban. Si Antonio Margarito nga po ang tinalo ni Pacman kaya naging 8th division champion. Pero matapos manalo si Pacman, binakante rin niya agad ang WBC dahil ayaw na niya lumaban sa super welterweight. Masyadong mabigat daw kay Pacman ang kalaban na 154 pounds. Kaya importante ang weight limit sa boxing mga tol para patas ang laban. Sa ibang banda naman, Jimuel Pacquiao tinanong sa ES News kung gusto niya makasama ang ama sa kanyang professional debut. Sinabi naman ni Jimuel mga tol, gusto daw niya maging undercard ni Pacman. Posible pa rin daw na bumalik si Pacman sa pro dahil maganda pa rin ang kondisyon. Laging tumatakbo at naglalaro daw ng basketball si Pacman kaya aktibo pa rin ang katawan at kondisyon sa laban. Maganda rin mga tol kung magsama ang mag-ama sa isang laban. Mas makilala pa si Jimuel kung makasama niyang ama sa event. Unang laban ni Jimuel sa pro at huling laban naman ni Pacman sa pro para may bagong Manny Pacquiao na abangan ng maraming fans. Sa ibang banda naman, Deontay Wilder sinabing may seryosong usapan na tungkol sa dalawang laban niya kay former UFC champion Francis Ngannou. Seryoso daw si Wilder na gusto niya makalaban si Ngannou. Parang gusto rin tulungan ni Wilder itong si Ngannou para kumita ng mas malaki bago tuluyang magretiro. May edad na rin si Ngannou mga tol, edad 36. Hindi nakakuha ng big fight laban kay John Jones kaya gusto na rin niya lumipat sa boxing. Kung pagbigyan siya ni Wilder at Tyson Fury sa isang exhibition, siguradong malaki ang kikitain ni Ngannou. Sa ibang banda naman, Tang Devi sinabing isa rin si Ryan Garcia sa mga top fighter. Hindi daw niya minamaliit ang kakayan ni Ryan Garcia kaya todo ensayo ngayon si Davis. Ayaw ni Davis magkumpiyansa kay Ryan, gusto niya maggandaan ng todo para hindi ma-upset. Malaking laban ito kay Davis, mas lalong sisikat si Davis dito kung matalo niya si Ryan. Ngunit kung matalo naman si Davis, siguradong malaking epekto sa kanyang karir. Kaya abangan na lang po natin yan sa April 22. Hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon mga tol, maraming salamat po.